Sana mapansin ng ating mahal na presidente ang nangyayari diyan sa FDA natin. Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell. Aking hinahangaan, Dr. Richard Mata, mabuhay ka. Salute you. Okay. Ganun din naman ang ating mga vloggers. Si Mr. Rio, Idol Rio, ang talagang mapusok na vloggers. Week 23 TV, Scoop Hub TV. Gagaling ng gagaling nila eh. Kanya-kanyang kwan eh. Style ang mga vloggers. Subscribe po kayong lahat itong mga vloggers natin na magagaling. OFW, Motion Vlogs, Mr. Kabibig. Active nilang lahat. At si Sangkay Janjan TV, yes na yes, I support FAI. Banat Bay, nag-iisang buong banat. Joy Cubs TV at MF TV. Okay. Balita ang Pinas News Vlog, the Maharlicans. Yes. Sherwin Ventures, yes, Idol Sherwin. At Balitang Bayan, Axel TV Life's Journey, Basic Instrumentation for the Beginners, okay. At Tong TV, Dante Maravillas, aking kababayan, Maray Nagabiseimo, Chronicles Beach TV News, at Damador 1000, ayan, Baby Irene, okay. At si Tolitz Gonzales. Yeah. Tumagdag. Tumagdag ng tumagdag. Okay. Yung mga meeting ko kanina, ang gaganda. Yung sinasabi nila, FAI is very simple but terrible. Uy, parang small but terrible. Alam niyo mga kababayan, the struggle of FAI. May istorya na to. At hindi na to makakalimutan. Malaki na ang pinagdaanan. Malaki na ang hirap na dinaanan ng FAI. Kung ito'y ating titignan. Na hanggang ngayon, dinadanas pa ng mga doctors natin ang summons na binigay ng FDA natin. May summons, may cease and desist order. Pero tingnan natin, tingnan nyo naman ang Diyos na pagkabait. Pero yun nga, kung ano-anong mga violation ng kanilang inabot, ang kanilang ginagawa naman ay para sa pagtulong, para sa kapwa, pero anong ginawa? Anong nangyari? Hanggang ngayon, may summons sinasagot ng abogado natin, si Attorney Michael Fabuna. Yung cease and desist order, hindi pa rin nalilift. Sa panahon ng pandemic, nangyari ang ganyan. So, siyempre, dito sa Indonesia, tinitingnan din nila yung mga sitwasyon. Bakit nadala yan dito? Bakit napadpad yan dito? So, lahat ng advisories, lahat ng summons, lahat ng cease and desist order, nabasa nila lahat yun dito sa Indonesia. So, ganun sila. Ganun. So, Doc Willie, magpakatatag kayo, mga doctors natin, mga doktor Fabunan natin. Lakasan nyo yung mga loob. Hindi bale. As the sun goes on shining, FAI keeps on rising.
So, pasalamat tayo sa ating Panginoon. Laging ang sinasabi ni Doc Willie na, pasalamat kami sa iyo, Mr. Mario Marcos. Kung hindi sa effort mo, wala, mabuburo lang kami, mabuburo ang FAI. Hindi makakalabas ito. Paano pa kami makakagalaw? Nabigyan kami ng summon, nabigyan kami ng cease and desist order. Gusto pang i-search warrant itong clinic namin. So, kawawa. So, yun nga, yung burden na nasa balikat ng mga doctors natin, eh, mabigat din. Mabuhay po kayong lahat. Salamat. Salamat sa mga prayers ninyo. So, yun. Nararamdaman ko yung mga inanakit ng mga doctors natin. Of course, wala naman silang kung tutuusin, wala naman violation. Dahil compounding eh. Saka from 2011 to 2020, hindi sila pinakialaman ng FDA. At may sinabi sila doon noong 2014 na FDA has no right na patigilin ang medical practice ng mga pabunan. And yet, during the time of pandemic, saka sila na-issuean ng kung ano-anong mga violation, saka sila reneged ng mga police at NBI sa kanilang clinic, hindi talaga natutulog ang Diyos. So, ginawan pa rin namin ng paraan na maristo. Dahil yung usapan, magkaroon lang ng LTO, makomply lang yung application, ililift na yung cease and desist order. So nakomply namin yung LTO. Nung re-request namin, ang sabi nila, hindi pwede. Sa legal department ng FDA. Kailangan maristo, layan nyo ng CPR, Certificate of Product Registration. Yan yung mga ginawa ko. Yung interview, ulitin ko yung interview ni Senator Bongo, tama po yun. Ginawa niya yung trabaho niya, linapit niya ako kay Secretary General. Ah, Director General ng FDA, si Doc Eric Domingo. Pero hanggang doon na lang. Dahil saan katerbang mga requirements. Naghintay ng napakatagal. Dahil may mga hindi tamang nangyari sa online application. Yun. Tapos nung natapos yun, mag-apply na kami ng CPR. Nako. Imposibleng mangyari. Saan katerbang dokumentong kailangan? Ngayon, ang request lang naman namin noon eh, magkaroon ng urgency sa ating presidente. Gumawa din kami ng sulat. Letter to the president. Pirmado ng mga doctors natin. Lahat ng avenues gusto namin daanan para mapakinggan. For compassionate use. Para masubukan, why not try sa mga volunteers natin.
So yung mga messages na natatanggap natin, nagturo ko yung puso ko eh. Lahat ng gusto ko ng lapitan, linapitan ko. Pero, sorry to say, iba ang naging pananaw. Ngayon, sasagutin nyo bakit hindi sagutin ni Dr. Willie Pabunan yung mga tanungan ni Dr. Hermosa. Bakit? Ganon-ganon na lang ba? Bakit? I-review niyo yung mga sinasabi ni Dr. Hermosa. Kung talagang may concern siya at talagang maayos siyang doktor, sige, makipag one-on-one siya kay Dr. Willie Pabunan. Hinahamon ko siya. O kahit ako, mag one-on-one kami. Alam niya ba ang mechanism of action ng FAI? Okay. Basta sabihin niya, ibigay lahat ng ganito. Hindi ganun yun. May protocol din. No? May protocol din. Hindi naman na, hindi ko kinukumpara, no? Malayo sa mga doctors dito. Sinasabi niyo sila Dr. Hermosa. Okay. Huwag na tayong magtalo sa bagay na 'yan. Nandito na kami. At pag napatunayan ito, ewan ko lang kung anong sasabihin ng mga taong bayan. Dahil sinabi natin, marami tayong magagaling na scientist, marami tayong magagaling. Siyempre nga naman, hindi mo naman mabasta-basta sila Dr. Pabunan. Bakit? Nagbilang ng taon. Nasa field sila, experience nila yan. Sila ang gumagamit. Iba yung bukis lang. Iba yung theory lang ang nalalaman. Wala sa actual. Bakit? Alam ba nila yung mga pinaggagawa kung paano na-discover yung mga gamot na yan? May nakipag-collaborate ba na mga expert sa mga doctors natin? Wala. Marami silang effort na ginawa na ilapit sa departamento natin na hindi nyo alam. Pero nalaman ko lahat yun. Naikwento lahat yun sa akin ng mga doctors natin. Pumunta pa nga sila nun sa RITM. Anong sabi ng mga taga-RITM sa kanila? Tigil nyo na yan. Wala nang patutunguhan yung gamot ninyo. You see? Nag-volunteer sila nun, pumunta ng Africa, tumulong sa Ebola. Oh. Ano, nakakuha ba sila ng support sa government? Hindi. Mga record dyan. So, kawawang FAI. Kung hindi na ilabas yan dito, wala. Mabuburo. Mabuburo. Ang dami ngayon na dama yung mga gustong magpagamot na may mga sakit. Paano sila magamot? Isilyado. May cease and desist order. Bakit dinamay yung mga ngayon? Nagtatag-ulan na yan. Kakaroon ng mga dengue. Yung mga napagaling ng mga dengue dyan. At yung mga gustong magpagamot ng may mga dengue. Yung mga nagme-maintenance ng FAI, bakit nadamay? Bakit? Bakit kailangan idamay? Dahil sa mga maling sumbong, sa mga sobrang pagkainggit ng ibang tao dyan sa FAI, nag-report kuno sa FDA. Pero may binayaran sa FDA para gawin yan. Lalabas lahat yan. Pag lumabas lahat ng mga kwan dito, lalabas lahat yan.
walang bahong hindi susungaw. Kaya yung nagbayad dyan, maghanda-handa ka na. Dahil namumuro ka na rin. Kaya ganun. Ganun na lang ang pahirap na ginawa sa mga doctors natin. Ganun na lang ang pahirap na ginawa sa FAI na dapat mapakinabangan ng taong bayan. Dapat magamot yung nangangailangan sa panahon ng pandemic na ito. Ganyan ang mga ginawa sa pabunan natin, sa magamot natin. So, sa tingin ba natin, hindi naman tayo bobo at bulag at bingi. Sa tingin ba natin, tama ba yon? Tama ba yon? Kayang FDA Region 3. Ang FDA Region 3. Yeah. Something wrong. Babalik naman ako sa Pilipinas eh. Kaya, yun. Inawawa ninyo ang mga doctors natin, mga doktor pabunan natin, dahil nagpagamit kayo. Dahil sa perang binigay sa inyo. Yan. Pero tandaan nyo yan. Babalik sa inyo yan. Babalik sa inyo yan. Ang dami ngayon na magpapagamot. Ang daming nadamay dahil sa katarantaduhan ninyo. Kinawawa ninyo. Kapwa nyo Pilipino, kinawawa ninyo. Pasalamat na lang, sabi ni Dr. Willie. Salamat sa iyo, Sir Mario. Kung wala ka, wala na kaming pag-asa. Talagang totally, wala na itong FAI. Pwedeng hindi na nga mapakinabangan dahil anong laban mo? Inusyuan ka ng cease and desist order. May summons ka. Hindi gumagalaw. Oh, paano ka makagalaw niyan ngayon? Ha? Ay, sana mapansin ng ating mahal na presidente ang nangyayari dyan sa FDA natin. Mapansin ng ating mahal na Senator Bongo na gusto niya para talaga sa pagbabago kung ano nangyayari sa FDA natin. Okay. Dahil dito, sino ba ako para harapin ng Minister of Health, harapin ng mga general na yan, harapin ng mga matataas na tao na yan? So, pasalamat tayo, may respeto. Mataas ang respeto nila sa mga inventor natin, sa gawang Pinoy. Maraming pasasalamat yun. Yung pag-effort ko na pagpunta dito, diskarte ko yun. Sarili kong diskarte, sarili kong galaw. Kaya lahat ng ginagalawan dito, sarili kong diskarte yan at walang nakikialam dyan. At ang katuwang ko lang dyan, ang Panginoon. At kayo, mga kababayan ko, na nagdadasal, nagbibigay ng support. Kaya mabuhay kayo. Salamat sa inyo. Kaya malaking bagay yung napag-usapan namin kanina. Dahil may target date of production. So yung Board of Investment,
ini-explain lahat sa akin kanina yung paano rin nila bigyan ng suporta at protection ang ating investment dito sa Indonesia. At natutuwa po sila dahil siyempre yung isa ay dating Supreme Court Justice Head, tapos ngayon Senator. Yung isa naman the formerly kung siya parang sa Pilipinas head ng BIR. So, marami silang binigay na mga kumbaga advice para maayos ang takbo ng production, maayos ang takbo ng negosyo. Sabi naman nila, nangako naman sila na we will support you all the way, Mr. Marcos. FAI. So, maraming salamat. At abangan natin itong darating na week nito. Maraming magagandang news about FAI. So, yun. Ang ating plan tayo talagang ready na. Kumpleto na ang papel. Ready na. Talaga naman. Talaga naman. Yung minamaliit ng mga kwak-kwak doctors, awa ng Diyos, ay nabigyan ng halaga ang kanilang pinaghirapan. Sabi nga dito, kailangan ng mga Indonesians ng mga gamot niya. So, salamat tayo dahil ang Diyos talaga ginagay tayo. Yung gusto nilang puntahan nun na tumulong sa Africa na Ebola virus, sila doktor pa po na. Hindi na nakahinta. Nag-ayos na sila. Inayos ng kanilang advance party. Darating dito next week. Grabe. Biro mo. Malayong patutunguhan yung mga gamot na yan, pero mabuburo lang sana sa Pilipinas. Kawawang Pilipinas. Ganyan ang ginawa. Kinain ng maling sistema. So, ibale, mag-abang-abang kayo sa magandang balita dahil ito ay hindi na magtatagal. Kahit dito, gusto rin nilang magkaroon na ng solusyon ng kanilang problema. Gusto na rin nilang matapos ang kanilang problema. So, marami tayong nakahandang umalalay at tumulong sa atin ngayon dito. Kaya ganun na lamang kabilis yung pag-channel, ganun na lamang kabilis yung pagproseso, binigyan ng priority. Salamat talaga, Panginoon. At di mo kami pinabayaan.